tumabag sa ECQ. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Jessica, mahigit 200 mga taga-Tondo ang naaresto ng mga pulis sa unang dalawang araw ng lockdown sa kanilang distrito. Tutuluyan silang sampahan ng reklamo ng Manila Police District, alinsunod na rin sa utos ni Manila Mayor Isko Moreno. Ilang oras na lang matatapos na ang dalawang araw na lockdown ng Tondo District 1, pero tuloy ang paglilibot ng dambuhalang all-purpose vehicle ng PNP Special Action Force. Nagpapaalala sa mga taga-Tondo na manatili sa loob ng bahay para na rin sa kanilang kaligtasan. E ano naman ang tingin ng mga residente sa pagdaan ng demasinggan na pandigmang sasakyan sa pusod ng lungsod? Safe naman po, sir. Okay naman po, para sa amin din po yun. Hindi naman kayo natakot? Hindi naman po. Medyo natakot din. Wala kami lumalabas. Pero kahit pa may rumurondang tangke at armadong pulis, hindi na antig ang mga batang Tondo. Mahigit 200 ang nahuling dumalabag sa total lockdown. Sa 272 na nahuli, 25 ang menor de edad na na-turn over na sa kanilang mga magulang. 241 naman ang lalaki, habang 16 ang mga babae. Pinakamaraming violators ay mula sa barangay 105. Kaya dito na rin sa covered court ng kanilang barangay, tinipon ang lahat ng mga nahuli. Nagtayo ng inquest desk sa mga pulis para mapabilis ang pagsampa sa mga nahuli sa reklamong paglabag sa city ordinance na nag-uutos ng lockdown. Aminado naman ang karamihan na talagang dumabag sila sa ordinansa, pero hindi inakalang tutuluyan silang huhulihin. Natapat lang kami ng bahay, sir. Ay, tinawag kami. Nasumama na kami. Wala lang, sir. Nainitan lang. Papahinga lang. Papahangin lang. Ang mga may sakit na palaboy sa kalsada, dinala ng mga pulis sa Delpan Street Dweller Facility. Nakapal na po sa Zagra, nakapal sa tubigan. Bigla akong inuun nila, hindi ako dito, hindi ako sila matundo. Hindi ako dito. Everything is necessary to keep the policy in place or and to create certainty that when we implement such thing, We are serious about it. Wala na extension sa condo? Wala. You don't see it's necessary? Wala naman. We might address other places also in Manila. Kahapon, natapos ang targeted mass testing sa 1,409 na mga taga-Tondo. 109 sa kanila ang nag-positive sa rapid antibody test para sa COVID-19. Anyway, regardless kung IgM o IgG positive ka, kailangan po namin kayong iswab for confirmatory test. Okay? So ito pong 109 na ito, sinisimula na kahapon po, nag-swab na po tayo. Tapos ilan po sa mga ito, inadmit na rin po natin sa Delpan Quarantine Facility. Sa huling tala ng Manila Health Department, 562 na ang kabuang bilang ng COVID-19 active cases sa lungsod. 111 naman ang nakarecover, samantalang 73 ang namamatay. 911 ang mga suspected cases na naghihintay ng resulta ng confirmatory testing o nasa mga quarantine facility at inoobserbahan. Sa dami ng mga naka-quarantine, sinimula na ang pagtayo ng bagong quarantine facility sa Araulio High School na kayang tumanggap ng 56 na pasyente. Isa lamang ito sa tatlong balak ipatayo ng lungsod. Sinasara muna ni Manila Mayor Isko Moreno ang posibilidad ng extension ng total lockdown sa Tondo dahil bukod daw sa sobrang gastos ang pagsasara ng isang distrito ng kanyang, sa kanyang mga kababayan dyan sa nasabing distrito kung saan siya nagmula. Pero dati nang sinabi ng Alcalde Jessica na bukas sila, no, o pinag-aaralan nila ang pagsasara ng iba pang parte ng Manila gaya ng Santa Cruz area, San Andres, Malate area, kung patuloy daw na hindi bababa ang bilang ng mga nagkakasakit sa mga nabanggit na lugar. Jessica. Ingat at maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Aprobado na po ni Pangulong Duterte ang